nila, tapos si Pastor Leo. Pwede po nang matawag si Kuya Leo para sa mga first-timers. Kayo po ay nasa anibasari ng Lukong. Dahil po hindi na Setyembre, tuwing Linggo po ay nagse-celebrate ang Lukong ng anibasari ng Panginoon. Anibasari po ng Lukong ay tinatalakay, pinag-aaralan po natin ang limang pinapahalagan o core values ng new community. Ito po ang grace, ito po ang passion and worship, creativity. At sa araw kong ito, kaya marami tayong ginawang games patungkol sa pagkukonekta sa bawat isa dahil nais natin maging konektado tayo sa bawat isa sa pamamagitan ng paraan ng creative ideas ng Panginoon. So, dahil po ang tao ay mahilig sa koneksyon, meron po tayong tatlong major network of communication sa Pilipinas. Yan ang Globe. Ang slogan po ng Globe ay yan ang Smart and PLDT. Yan. Unahin natin. Ang pinakamatanda sa kanila ay PLDT. Bata pa ho ako, may PLDT na. At ang kanilang slogan ay We're Changing Lives. At yun din naman po ang gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin na mabago ang ating buhay so we can live more. Lagi ko nating sinasabi, life does get better. But it only gets better when we accept, when we decide to change. Kita nyo po? When we are changed, nag-uumpisa na po tayo na nananagana yung ating buhay. Huwag nating expect na mananagana kung ang dating pamumuhay natin ay siya pa rin nating ipinamumuhay. Una ho ang pamumuhay kaysa ikabubuhay. Tandaan yan ha. Una ang pamumuhay kaysa ikabubuhay. Bakit? Ang ikabubuhay po, hindi nagbubunga ng pamumuhay, pera lang. Pero ang ikabubuhay, ang pamumuhay nagbubunga ng ikabubuhay. Naintindihan nyo? So, we allow God to change our lives so we can live more. And then, with us working together, connected to God and connected to each other, okay? We can create a wonderful world. Intindihan nyo na? Hindi ba mas maganda tuwing lalakad tayo, lagi tayong may dalang pera, kahit saan natin gusto kumain, pwede tayong kumain. Hindi ba? Hindi ka makaalis ng bahay kasi walang pamasahe. Tama. Pamasahe muna. Walang pamasahe. Tama yon. So, pagpatuloy na, gusto nyo pa mag-games? Okay. Sa unang ito, kasali lahat ha. Pati mga leaders ng church pwedeng sumali. Kung sino man sa inyo ang makatatakbo rito, okay, sabihin ang kanyang pangalan at makapag-recite ng 12 pangalan ng taga rito sa Lukong. Whether full name or nickname, pero kasama ang apelyido. Okay? Bawa Protaso Rizal. Ganon. Okay? Kailangan, masabi nyo, 12. Sino ang magbibilang? O, ikaw. Si Jera ang magbibilang. Ngayon, sino sa inyo ang nais sumali sa game na ito? Mari lamang tumakbo. Guys, please listen to instructions para hindi yung nagtatagal ng buhay. The reason minsan nagtatagal yung pagpapala natin, hindi tayo nakikinig sa instructions ni God. Now, when someone stands up in front of you and says something, you listen. So when you listen to the instructions, magagawa nyo agad yung dapat nyo gawin, mananalo kayo. Okay? So, paano ang sumali? Okay, may tatakbo pa. Ulitin ko. Kung sino gustong sumali, magbibigay kayo ng 12 pangalan, first name at apelyido, pwedeng nickname at apelyido. 12. Kung gusto nyo sumali, tumakbo kayo sa harapan at ibigay nyo ang 12 pangalan na ito. At ang inyong premyo ay walang iba kundi ang Choco Mucho! Okay, sige. Pakibukas lang itong microphone. Good morning. Okay, good morning. Sige. Tapos na yung tawa mo? Hindi. Wala ka pa sinasabi. Gusto mo na manalo. Okay, ano pangalan mo?
will help me na patak and riches ko. Di ba? Pinumuhin niya ko. Sige, 12. Dera, bilangan mong nanay mo. Ricardo Hernandez. Daddy Eddie Hernandez. Ninang Dilet Bagtas. Cute Bagtas. Nanay Paz Padulo. Si Aaron Cayaba. Alex. Alex Dayo. At Tari Ubaldo. Ubaldo. Eugene Padulo. Tapos si Kuya Kim Dulatre. Dalawa na lang. Tapos si Felix Sheena. Tapos si Jenny. Sheena Felix. Jenny Marcelino. Gina Dula. Sino pa? Gina Mallorca. Ayun, natin na nga para ice cream. Si Nanay Ona. Ano apelido? Ipigyan sa akin kapag lumandang ang piso eh. Okay, congratulations! Sumobro! Ah, isa lang. O yan, may pasalubong ka na sa mga ano. Okay, thank you, Mina. Meron pa o. Pero please, hindi nakasali yung mga P12, okay? Okay. Hindi na kasama yung mga P12. Gusto nyo sumali, tumakbo kayo dito sa inyong pangalan nyo at ibigay ang aking hinihingi. Pangalawa po, pwede bang i-recite ninyo ang full name ng lahat ng full time, ulitin ko, full time teachers ng ating Christian Life Center. Okay? Apat ko sila. Hindi kasama, okay. Sige, apat ko sila. Okay, una-una. Teacher, pangalan mo muna. Reggie, Dulatri. Pangalan mo muna. I'm Gina Mallorca, sorry with me. Okay. Teacher Reggie Dulatri. Teacher Jenny Marcelino. Virgin Padolio. And... yung pinakamahalaga, nakakalimutan mo. Tapos, diba? Teacher Kim Dulatri. Yay! Okay! Nanalo po siya. Nakalimutan niya lang sandali. Okay? Ang solusyon dyan, uminom pa ng tubig. Hindi, totoo. Uminom kayo ng tubig, 8 baso araw-araw, pilitin nyo. Maganda po yun para ma-retain ang inyong memory. Ngayon, ulit tayo. Meron pa ba? Meron pa? Dami naman natin pa-premyo. Ngayon naman, pangalanan nyo ang 4 na Pasko pati na ang kanilang mga asawa ng New Community. Okay? 4 na pastor, kasama ang pangalan ng asawa nila. Siyempre, di ba? Pag sinabing Pastor Rudy and Charlie Ubaldo. Yan. Parang ganon, di ba? Pastor Rudy, kaya mag-resign ka na sa trabaho. Okay, so, game na? Sino gusto kumali? 4 na pastor ng New Community. Canada, Quezon City, South of Pasig. Bibilang ako ng to. Takbo kayo sa harap. Bigay nyo ang pangalan nyo. Okay? 1, 2, 3. Ano ang ating premyo? Okay mo, nag-i-lista ka sila. Pwede mong magtanong. Gusto yung kumali, magtanong po kayo sa mga nakakaalam at tumakbo kayo sa harapan. Sabihin nyo ang inyong pangalan at i-recite nyo ang 4 na pastor kasama ng pangalan ng kanilang mga asawa. At mananalo kayo ng... dahil mas mabilis tumakbong bata na una siya. Okay, ang pangalan mo at ang aking hinihingi mga pangalan. Yan, at din Enriquez po. Ano mo si Grace po? Okay, sige. Ang 4 na pastor ng Lukom, pati na ang pangalan ng kanilang mga asawa. Juan Juani and Beth
Juani, Pastor Leo Hernandez, and Joanne Hernandez. Apa? Apat na pastor. Okay, sumagam ka muna ng balita doon. Gumagam ka mamaya. Okay? Apat na pastor kasi Canada, Quezon City, Laguna at Pasig. Apat po. So, ito na po, may dala pa siyang podi ko. Naghagila pa po siya ng pangalan. Napaka-resourceful. Hi, Nelson. Welcome back. Okay. Okay. Ready ka na? Pangalan mo muna. Ako si Tess Concepcion. Saan ka pinangalan? Ito ngayon sa Nueva Ecija. Hindi ba sa Concepcion Tarlac? Kasama po namin tayo. Yay! Palakpakan natin! Nanay nila. Welcome po sa inyong community. Ngayon, sino ang apat na mga pastor at pangalan ng kanilang mga asawa? Pastor Mark and Beth Wani, Pastor Jo, Pastora Joanne and Pastor Leo Hernandez. Ba't na ko dyan ako dyan? Pastor Bert and Len Lozano. Ano? Len Lozano. Okay. And Pastor Clarence and Linda Eduardo. Yeah! Nanalo si Testom! Alright! Okay, sige ko, last na to. Last na to. Ito, pinakamadali. Ang pagkasagot nito, mananalo ng... Gusto yung sumali, ibigay ninyo sa ating kapulungan ang complete address ng ating pinagtitipunan. Okay, complete address. Complete address para manalo kayo ng... I'm Jasper, the owner. No, please, what can you say about yourself? Okay, what's the complete address of our church place? 16 Sunnyside Drive, Batasan, Yeah, and dami na Sunnyside Drive. Thank you, Jasper! Value that we're gonna talk about is connectivity. Noong na pinag-uusapan na kayo, dito pala to. Ang connectivity, noon po in-invento lang ni Pastor Mark ang salitang ito kasi wala naman siya. Pero pag pinag-uusapan ho natin ang connectivity, dalawang bagay po ang inaalala natin. Connect and community. Kaya siya connectivity. Newcom connects community, kaya mo siya new community, Newcom. And we want to connect not only with the communities in Quezon City, but also in other communities. Kaya nga may taga-ibang komunidad dito eh. Sino taga-Bulacan? Welcome kayo. Sino taga-Quezon City? Sino taga-Laguna? Ayan. Diba? Iba-iba ho ang paraan, kahit ang tao. Dahil ginawa siya sa wangis ng Diyos, gumagawa ho sila ng paraan para kumonekta sa isa't isa. Noong unang panahon, ho, ang ginagamit nila na pangkonekta upang makarating sa isang lugar, okay, ay ang asno o tinatawag nating donkey. Okay. Donkey. At nakakita na ba kayo ng donkey? Siguro sa TV lang kasi wala tayo talagang donkey rito. Yun ang itsura ng donkey. Mukha siyang kabayo na maliit. At siya po ay nilalagyan ng mga bagay-bagay o sinasakyan pero mabagal po siyang kumilos. Yung iba naman po, kabayo ang ginagamit. Kabayo. Mas mabilis pong tumakbo ang kabayo. At yung iba po ay naisipan nilang lagyan ng karwahe ang kabayo. Ang tawag ho dyan ng sinaunang panahon ay chariot. Oh, hindi ho yun yung first name ni Chari. Chariot po ang ginagamit din nila sa gera. Pero sa atin ngayon, makikita natin kalesa, tiburin. At ano yung ginagamit nila para sakyan at makarating sa ibang lugar. Yung malayo ho, ang nakislakbayin ang ginagamit ho nila ay kamelyo. Yung kanina. Yan. Dahil ho, meron ho silang bukol sa likod, marami hong naiimbak na tubig dyan. Kaya kahit malayo ho ang kanilang lakbayin, hindi ho sila gaanong nabubuhaw dahil may reserba ho silang tubig sa kanilang likuran. Okay?
So, yan ang pamamaraan ng pagkukonekta noon. Pero nakaisip din sila kung paano magpadala ng mensahe o sulat sa pamamagitan ng himpapawid. Kaya gumamit sila ng wala nang ano? Kalapati. Ang tawag dyan ay pigeon post. Meron ho silang sisigdan doon sa banan ng kalapati at tinatali nila sa paa at paglipad nito. Alam naman po natin, lalo na sa mga alaga ng mga kalapati, na ang kalapati ay maaaring inyong pakawalan, lalo na ito ay naturuan nyo at ito ay babalik sa inyo. Ngayon, kung hindi ito gumalik, malamang naligaw. So, ang kalapati ay ginagamit upang kumonekta sa ibang lugar, sa ibang tao sa pagdadala nito ng mensahe. Noong mga 18th century po, panahon ng mga cowboy sa Amerika, may tinatawag din po silang Pony Express. Narinig niyo na po ba yun? Ito naman po ay pagpapadala ng mensahe sa pamamagitan ng isang tao na nakasakay sa kabayo at matuling po niyang pinatatakbo ito. Ito mong mensahe na ito, ang dala niya ay delikado o sulat lamang. Mabilis ulit itong nakakarating. Usually, it takes a day. Okay? Dahil hindi ho siya tumitigil. At yan po, ang tao ay mahilig kumonekta sa bawat isa. Kaya nga ho minsan, di ba, pag kayo'y lalabas ng bahay nyo, may makikita kayo nagtutungkukan. Di ba? Meron hong nagsisell group sa tapat ng bahay nyo. Di ba? Kaya lang, meron ho silang bote na hala. Yun. Pero nagsiselebrate din sila. Iba lang nga sa ngayon yung sinasamba nila. Pero matututunan din nila yon. Minsan, umupo kayo doon. Paliwanag nyo sa kanila. Alam nyo, isa na lang ang kulang sa inyo. Si Lord, cell group na kayo talaga. Pero yung pagtitipon, yung pagsasama-sama, hindi ko nawawala yan sa mga Pilipino. Hindi ko nawawala sa atin. Kaya gustong-gusto nating nagtitipon. Gustong-gusto nating may naghahandaan because we want to connect. And this is God's gift to us because we were made in the image and likeness of God. Kung gusto nating makakita ng perfect connection through fellowship, ito po ay nangyayari sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. Wala ko kayong mababasa sa Biblia na nag-away ang tatlong ito. Kasi hindi pwede sabihin ng Ama, itong gusto ko, at sasabihin ni Jesus, hindi, ayoko niyan. Hindi. Pag nagsalita, ang Diyos, sila ay sabay-sabay, in connection, in fellowship with one another. Sabay-sabay ho sila. Ang Diyos ho natin ay hindi tatlo. Tatlo ho ang persona niya. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Pero wala ho kayong mamabentaan na sila ay nag-away-away. Bagkos, sila ho ang modelo at halimbawa ng isang perfect connection. Sila ho ay nagsasubmit sa bawat isa. Ina-appreciate ho na ang bawat isa at sinusuportahan ho nila ang bawat isa. Kumbaga, yung kasabihan namin, may kasabihan ho kami sa cell group namin eh, sa mga kalalakihan, walang iwanan. Kahit anong mangyari, walang iwanan. Kahit magkasamangan pa tayo ng loob, walang iwanan. Ganyan din ho sana dapat ang disenyo ng Panginoon sa pamilya dahil nais kumonekta ng Panginoon dito sa lupa. Alalahanin po natin, ang Panginoon natin ay nais i-extend ang kanyang kaharian. Nasaan nga ang kaharian ng Panginoon? Nasa langit. At ang kaharian niya sa langit, nais niyang dalhin dito sa lupa. Kaya ang panalangin, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come on earth as it is in heaven. Kung alin sa langit, gusto niyang ibaba sa lupa. At gusto niyang gawin ito sa pamamagitan ng pamilya. Kaya nilalang niya si Adan at si Eva. At dahil binigyan din sila ng kapangyarihan, binless nila, nagsalita, ang Diyos, increase and multiply sa pamamagitan ng mga pamilyang ito, may ama, may ina, may anak, ay nais ibaba ng Panginoon ang kanyang buhay, buhay ng kanyang kaharian dito sa lupa. Kaya nga ho sinasabi natin, kung ikaw ay nakapaloob, kung ikaw ay anak ng Diyos, kung ikaw ay mamamayan, nakaharian ng Diyos, hindi ka apektado ng ekonomiya ng bansang ito o ano pa mang bansa kasi ang ekonomiya mo ay hindi galing dito. May kwento ako sa inyo. Meron nung isang misyonaryo. Okay? Siya po ay ambassador ng Great Britain. Pinadala po siya sa Africa. Ngayon, binisita po siya
ng mga kaibigan niya galing dang Great Britain. So alam naman po natin sa Africa ay salat. Di ba, yun ang nababalita natin. At totoo yung maraming namamatay sa gutom. Nung binisita ko sa kaibigan niya, pinapasok sa bahay niya, maganda, maayos, at pinuksan yung ref. Punong-puno ng pagkain. At nagtaka yung dumalaw sa ka, isn't it, sabi niya, na dito sa Africa ay mahirap ang buhay. Sabi ng kausap niya, may senaryo, oo. Pero hindi naman ako taga Africa eh. Taga UK ako. I'm from Great Britain. At dahil ipinadala ako rito ng ating bansa, suportado nila ako. Dahil nakakonekta ako sa ating bansa, kung saan ako tumubo, kung saan ako nag-ugat, hindi ako apektado ng ekonomiya dito. Ganun ho rin sana ang ating buhay. Kung talaga kung mababago yung kaisipan natin at puso, hindi ko tayo apektado ng ekonomiya anumang bansa. Dahil tayo po ay mamamayan ng kaharian ng Diyos. At sa kaharian ng Diyos, wala akong kapulangan. Kaya nga lang po, kailangan magbago talaga tayo. Unang-una, paano ba ang pagbabago yan? Magbago tayo ng mga koneksyon. Pag marami ko kasi, tulad ng linya ng telepono, pag maraming gumagamit, mahirap kumonekta, di ba? Lalo na sa wifi, pag marami nang gumagamit, mahirap mag-send ng message. Pero sa Panginoon, lagi yung direkta linya. Kaya nga ho, last time, yung creative way ng pagpapakita ni Lord para kumonekta sa atin, di ba? The Son of God is to be destroyed by His own will and power on the cross. In the beginning pa lang, yun ang plano ng Diyos. Gusto ko nang kumonekta sa inyo. Bakit? Alam ng Diyos na kahit nilalang niya tayo, alam niya mahina tayo. We're inferior to Him. Compared to God, mas mababa po tayo. Pero hindi yung tinitingnan ng Panginoon dahil hiningahan niya tayo. Pag nabasa niyo sa Biblia, hiningahan po tayo ng Panginoon. Sabi doon, and God breathed the breath of life. Sabi niyo, breath of life. Yung breath of life yon hindi lang basta hangin yon, yun ang kanyang karakter, breath of life. Ang life po natin, hindi nakabase kung anong kinakain natin, kung anong trabaho natin o estado natin sa buhay. Ang buhay po natin, nakasalalay sa hininga, sa karakter ng ating Panginoon. Kaya kailangan nga kumonekta tayo sa ating Panginoon. Tingnan nyo kahit minsan, yung mayayaman ang nakikita natin, para pa rin naghihirap. Merong kilalang mayaman, meron husang 38 million sa banko. And he's happy about it because he's a successful businessman. Pero araw-araw, ninenervyos siya. Araw-araw, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Hindi niya mapalabas yung mga anak niya na hindi sinusundo sa eskwela. Natatakot po siya dahil may 38 million siya. Si Michael Jackson, sikat na sikat, hindi makalabas ng kalye nang hindi sa tutumugin ng tao. Kailan mo si Elvis Presley? Si Elvis Presley po ay mga awit ng dekada 50. He's known to be the king of rock and roll. Ganon din o. Katulad ni Michael Jackson, hindi ho sila makakalakad ng kalye o makakapamili sa mall nang hindi sila tinutumog. Oo nga, sikat sila. Pero alam nyo, may kahirapan din sila. Lahat ng tao may kahirapan, mayaman din yan o salat sa pera. May kahirapan. Bakit? Kasi ang yaman natin, hindi nakasalalay sa salapi. Nakasalalay ho yan sa koneksyon natin na siyang lumalang sa akin. Ang yaman ho natin, okay, kung ang koneksyon natin sa Panginoon, bukas, malinis, maluwang, direkta, okay, ang yaman po natin, umaapaw. Payaman ng paganda, paangat, ito mo, angat ang sila mo. Yun po ang buhay natin. That's why we have to start changing life. And it has to start from us. And then we live more, okay, according to the changed life. And then, pag nag-manifest na ho yun, nakita na sa atin at namumunga na tayo, we can influence and create a wonderful
Nakita nyo? Pero kailangan kumonekta po tayo sa ating ugat. Pero ano ang sumira ng connection na yan noong ang Panginoon ay nilalang si Adan at Eva sa harapin? Diba? Sabi ko, ang Panginoon nais kumonekta dito sa lupa sa pamamagitan ng pamilya. Ano ang sumira? May ano pa ba tayo dyan? May choco mucho pa ba tayo dyan? Ano ho ang sumira ng choco, ng choco mucho? Ano ho ang sumira ng connection, yung direktang connection ni Adan at Eva sa Panginoon? Tampo kayo dito. Sa English, ano? Ha? Asin? Oh, asin. Oh, Luis, oh, choco mucho. Bigyan mo si Lisa, ha? Baka ubusin niya. Sin! Okay, sin, kasalanan. Sin po ang siyang pumutol. Siya yung naging naglagay ng bara. Kung imagine niyo isang tubo, malakas ang daloy. Yung sin, parang kalawang. Pag naumpisahan mo yan, dire-diretso na yan. Kaya lang, pansinin nyo, may choco mucho ba ba? O kahit ano, kahit ito, ano ba ito? Ano ang nasa gitna ng sin? Takpo nito! Diba, huwag nyo kakalimutan yung instruction, tatakpo kayo rito. Pagkatakpo nyo, sasayaw kayo. Sing, 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 sing. Mabuti, minsan mo yung buti yung utu-utu yung tao, madaling sumunod. Mahal na mahal. Alam nyo ba karamihan ng tao dito sa nukong kaya na rito dahil kay Belen? Belen, anong nasa gitna ng sin? Ikaw? Ikaw? Ito, Belen. Huwag mo na itaas, kahit itaas. Okay. Baka may patutuwa, di ba? May patutuwa. Okay, anong nasa gitna ng sin? Ay. Sabihin niyo, ay. Pag tayo ang nasusunod, kasalanan niyo. Anything that does not glorify God, lahat ng hindi nakakalwalhati sa Panginoon, kasalanan. At kadalasan, pag sarili natin ang nasusunod, sunod ang layaw, Jethro. Di ba? Sige lang, kung ano lang yung gusto natin, kung ano yung sa tingin natin maganda, hindi naman ako nakakagambala sa iba, hindi naman ako nakakapervisyo. Pero hindi yun eh, pinipervisyo mo yung sarili mo. Kasi yung I, what has to happen is, pwede nga yung sin. Ang kailangan mangyari sa sin, tanggalin mo yung I. Tanggalin mo yung I, ipalit mo O. Diba? When you take away I from sin and you put O, what becomes of sin? Son. It should always be the Son. And who is the Son? That's why God gave us a way to connect to Him. Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus. Wala, si Jesus lang. Jesus is the direct line to the Father. He is the way, siya yung paraan. Siya yung paraan, walang iba. Walang iba, hindi reliyon. Ito ang pinag-aaralan natin, pinag-usapan natin dito, hindi ho ito relihiyon. Ito ay relasyon sa hari ng mga hari at nais na tayo maging mga anak para kumonekta ulit tayo sa Kanya. Diba kinakanta natin, Hark the herald angels sing, glory to the newborn King, peace on earth and mercy man. Sigaw mo, no? God and sinners reconciled. Diba? God and sinners reconciled. Why? Ayaw ni Lord na yung sinners manatiling makasalanan. He wants to take away the eye. Kaya dinudurog tayo ng Panginoon. Giligiba tayo. Once we connect, sabihin natin, kung kailan naman ako naniwala kay Lord, kung kailan naman ako naging Kristiyano, kaya doon pa humirap ang buhay. Why? Kasi giligiba ni Lord yung luma nating sarili, yung eye, tinatanggal niya. Ngayon, pag tayo nag-struggle, ayaw natin, mahirap talaga, sumunod ka na lang. Sumunod ka na lang, mapapadali. Kahit yung taon, pwedeng dalawang araw lang. Totoo. Kasi yung I dun sa sin, hindi pa ni Lord dun para mapalitan niya ng O. And O stands for? O, hindi, O. Obedience! Di ba? Huwag ka nimo na O. Ano ba spelling ng obedience? Huwag na, baka mahirapan pa kayo. Sige. Joke lang. Nakita nyo, lahat ng bagay
na magiging balakid upang kumunekta tayo ng direkta sa Panginoon. Tagpasin natin. Di ba? Tagpasin natin. Kahit yun man ay tayo. Minsan tayo mismo yung dahilan kaya hindi tayo makakonekta ng Panginoon. Why? Yung lumang tayo, pinagpipilitan natin, ayaw nating matuto. Learning, ito ah, pakinggan nyo. Learning, alam niyo yung ibig sabihin ng learning? Ha? Ang matuto, okay, ang matuto ay hindi pagdagdag ng kaalaman sa isipan, kundi pagpapagana ng isipan. Learning is not adding knowledge to our brain, but allowing our brain to work. Hindi ano? Hindi dahil may kaalaman, maraming kaalaman, natututo, hindi. Ang natututo, pinapagana yung isip niya para pag may tumating, alam niya ang gagawin niya. At yan ang nais ng Panginoon. Nais ng Panginoon, kumonekta tayo sa Kanya, the only way, the truth, and the life is Jesus Christ. Wala na akong iba. Wala na talagang iba. Yun lang. Yun ang sinabi ng ating Panginoon. Yun lang ang sundin natin. Huwag tayong gumawa ng dos-dosan. Huwag tayong gumawa ng paraan. Huwag tayong gumawa, ganun naman kami ni God eh. Nagpe-pray nga ako sa Kanya araw-araw. Oo nga, ganun nga kayo ni God. Pero ganun din pa kayo ng mga tao sa paligid mo. Do we have a sign of the cross? Paano yung sign of the cross? Diba, ganyan? Okay, ang ibig sabihin niya, ang ginagawa ni God, yung relasyon natin sa Kanya, vertical, taas. Tinuturing natin na mas mataas sa atin ng Panginoon at ang kaharian niya ay mas mataas sa anumang kaharian, siya ang ating amang hari dahil nasa langit, kaya taas. Pero pag dinagdagan mo yan, di ba? The Son died on the cross so He can redeem us, renew us, and restore us. So, yung relasyon natin sa Panginoon, kailangan may kalakip na relasyon sa kapwa. Hindi ano? Kaya minsan yung grace hindi gumagana sa atin eh. Alam lang natin na patawad tayo. Tatanungin kita, marunong ka ba magpatawad ng kapwa mo? Tanungin mo sarili mo, marunong ka ba magpatawad ng kapwa mo? Inihintay mo ang Pasko. Usually po, ang mga Pilipino, naghihintay ng Pasko para magpatawad. Diba? Tapos pag hindi sila nakaginalduhan, magagalit ulit. Hindi yun eh. Ang pagpapatawad ay araw-araw na skill ng isang nananampalataya sa Panginoon. Yan ho ang buhay ng isang mananampalataya. Kung meron mang isang bagay na kailangang matutunan ang tao na siya ay sumasamba sa Panginoon, yan ay pagpapatawad. Bakit? Kasi sa pagkukunekta, hindi maaaring hindi ka masaktan. At hindi maaaring sabihin mo, ay ayoko na lang. Wala kang iwanan eh. Nasaktan ka lang. Ibig sabihin, yung I, hindi mo pa napapalitan ng O. Nakita nyo? Bago tayo kumunekta, yung I sa sin, palitan muna natin ang O. Kahit masakit, kahit na-offend tayo, ang iisipin pa rin natin, si Jesus nga na-offended, si Jesus nga sinampal, si Jesus nga pinutungan ng corona, si Jesus nga pinako sa krus, wala namang kasalanan yun. Pero inako niya lahat. Bakit? Para kanino ba yung inako ni Jesus? Sa kanya ba? Para kanino? So he can connect us again to our Father. So life can get better. What Jesus did, yung sinasabi niya, lagi ko sinasabi sa isang communion, He gave up His body. Hinayaan niyang madurog yung kanyang katawan. Para yung sa atin, hindi na. Pero kailangan isipin natin, kailangan natin mamatay sa sarili natin. We get rid of the I in sin and let the Son rule over us. When Jesus rules, ganun lang ho. Ganun lang natin kahit. Minsan, hindi, meron ng mga bagay na hindi lang nabubuha sa prayer. Kasi sabi ng Panginoon, hindi mo pwedeng sabihin mahal mo ako na hindi mo mahal ang kapwa mo. Eh, hindi mo ako nakikita eh. Kung nakikita mo nga, hindi mo kayang mahalin. Eh, ako pa. Tama. Galing ano? Paralin mo yan. Pag laki mo, magiging pastora ka. Kanyo, paano mong susundin ang Diyos na hindi mo nakikita kung yung pastor mo hindi mo kayang sundin na lagi mong nakikita? Sipin mo yan.
Paano mong susundin yung pastor mo kung yung cell leader mo nga hindi mo masunod? Darating ka lang sa oras, hindi mo pa magawa. Napakahirap ba nun? If we're really connected to Jesus, magpapabago lahat eh. Totoo. Kahit walang nagturo sa'yo, yung salita lang ng Panginoon, alam nyo, wala nagturo sa akin na nagbago ko eh. Binasa ko lang yung salita ng Panginoon. Ang sabi doon, iniligtas niya ako at gusto niya akong baguhin. Tapos! Yung iba doon, bonus na lang. Life does get better. Pero ang paraan ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Yan ang sinasabi niya. Gusto ko kayong ipunenta uli sa inyong amang hari. Si Jesus pong panganay natin sa lahat ng magkakapatid. Handaan niya. Lahat po tayo, pantay-pantay. Kahit akong pastor nyo, kapatid nyo pa rin ako sa Panginoon. Pastor lang ang tawag sa atin. Ang katotohanan sa kaharian ng Diyos, kapatid nyo ako, magkakapatid tayo. Kaya na ako nagtuturo sa harapan nyo, nakangalang ko ako ng tatlong hakbang sa inyo. Ginusto ko to eh. Kung gugustuhin nyo ito, gagawin din ang Panginoon sa inyo. Bakit? Kasi maraming naliligaw na kailangan ikonekta sa Panginoon. Maluktot ang pag-iisip. No, mga sarili, the I has to become O. When the I becomes O, when Jesus rules over our life improves. Why? Because God wants to connect through the families. Pero ano nangyari? Umalpak si Adan at si Eva because of sin. Pero napaka, our Father is full of grace. Kaya ako nasabing si Mary is full of grace because God was with him. Mary herself, hindi siya full of grace. It's because God declared na gagamitin siya ng Panginoon. At yan, kung noong unang panahon, nais ibaba ng Diyos ang kanyang kaharian sa lupa sa pamamagitan Nais ibaba ng Panginoon ang kanyang kaharian at kumonekta sa pamamagitan ng pamilya. Sino nang sabi nun? Tama ka. Bigyan mo ng premium. Salamat kapatid. Pamilya ang nais gamitin ng Panginoon. Kaya nga nilalang niya si Adan, Eva, mga anak nila. Kaya dahil pumalpak ang unang Adan, kinailangan ng Panginoon na magpadala ng pangalawang Adan. Yan ay sa katauhan ni Jesus. Si Jesus ba ay basta sumingaw na lang? Hindi. Sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, si Jesus ay ipinanganak ni Maria. Malinis si Maria. She was a virgin. She was never touched. Hindi ho siya ginalaw ni Jose. Okay? Ibang kwento na to, but maybe in Christmas, ikikwento ko sa inyo story. Pero tingnan nyo, yung paraan ng Panginoon na bago ba? Hindi. Ganun pa rin. Pamilya pa rin. Nais niyang kumonekta sa lupa. Pamilya pa rin. Si Jesus pinanganak kay Maria, may ama siya, si Joseph. Ang tawag pa nga ho ng ibang tao sa kanila, Holy Family. Diba? Pero alam nyo, narinito yung iba pang mga Holy Family. Why? Kasi yung pamilya ay sagrado sa Diyos. Ang pamilya ay nais gamitin ng Panginoon upang doon ang isang ama ay nakakonekta sa Panginoon at sa pamamagitan ng ama, siya ho ang nagdidisipulo sa kanyang asawa at mga anak. At sila po ay magkatuwang, silang dalawa ay magkatuwang sa pagpapalaki sa kanilang mga anak. Ang ina po ay kumukonekta sa kanilang mga anak upang alagaan sila at bigyan ng kalusugan. Ang ama po ay kumukonekta sa kanyang asawang babae upang ipaalam ang tatahakin nilang pangitain sa kanilang pamilya. At ang ama po ang nagbibigay ng layunin sa kanyang anak. Ulitin ko, ang ama ang nagbibigay ng purpose sa anak, hindi ina. Kaya mga ama, ito ho ang disenyo ng Panginoon upang ibaba ang kanyang kaharian dito sa lupa. Ang layunin po niya ay gamitin ng mga ama upang ihayag, upang turuan ng mga anak na magkaroon ng purpose, ng layunin, ng hangarin sa buhay. Kung hindi ho natin ito'y gagawin, kaya ho maraming kabataan ngayon ang naliligaw
kung ano na lang gusto nilang gawin, kung ano na panood nila sa TV, susundin nila. Naalala ko po nung kabataan ko, puso nun si Bruce Lee. So, nanonood kami, The Big Boss, and the Dragon, Way of the Dragon, ano ba yung Feast of Beauty, wala nyo, paglabas namin ng sinihan, ang ginagawa namin. Lahat kami magbabarkada, ano yung ginagawa, nagsisipang kami. Imagine ninyo, kung ako noon, 15, 16 years old na ginagawa ko kayo, paano nila yung maliligit? Na yun lang ang nakamulatan nila. No wonder, kaya yung mga maliliit na bata may hiling manapak. Kasi naiiwan na lang sila, yun ang nagtuturo sa kanila. Fernando po, si Agamula, si Robin Padilla. Hindi ko sinasabing masama sila. Oh. Ang sinasabi ko, naiiwan sila doon sa mundo na hindi totoo. Bakit? Mga ama, nakalimutan natin kumonekta sa kanila. Dahil sa ating pagnanais na buhayin sila, nakalimutan natin yung pinakamahalaga at kailangan ng ating mga anak, relasyon. Relasyon. Alam niyo bakit? Yung relasyon mo sa anak mo mula nung pinanganak siya hanggang tumanda siya, kahit walang pera, mahuhubog mo siya. Pero kahit na anong yaman mo at wala ka sa piling niya, walang mangyayari sa kanya. Tandaan niya. Tandaan niya. Alam ko eh. Malayo sa akin yung mga anak ko eh. Alam ko. Hindi ko pwedeng sabihin, ay mabait naman ako, siguro magiging mabait ako. Tinuturuan ko yan. Minsan nga, magtataka pa kayo. Ano ko? Baka ho napabayaan natin kung ano-ano lang napapanood nila. Imbis na i-connecta natin sila sa Panginoon. Habang bata pa lang. Kaya ho yan, hindi ako nagmamagaling, pero yan ho yung desire ko. Na yung mga anak natin, habang bata pa lang sila, matuto sila ng purpose sa buhay. Bata pa lang sila, marunong na silang gumalang. Bata pa lang sila, marunong na silang makisalamuha sa tao. Hindi ko yung pagtinatawag na mag-anon. Bata pa lang sila, nakikita mo na kung saan sila magaling. Kaya nga yung ibang kabataan natin naka-enroll sa Taekwondo. Pag-pray niyo sila, sa October 11, may laban ho ang ating apat na kabataan sa Taekwondo. At alam nyo, itong ginagawa nila, malamang mo na ito ang paraan nila upang makatungtong ng koleyo. Walang bayan. Mabuti po ang Panginoon. Naniniwala ko kasi ito, kung konekta tayo sa Panginoon, yung mga bagay na hindi natin akalain, aral tayo ng aral. Tulad ko, nag-aral ako ng accounting. Accounting ang tinapos ko. Anong kinahinatnan ko? Singer. Kasi yun talaga ang gusto ko eh. Gusto ko talagang kumanta. Bata pa ako, yun na. Kahit sa eskwela, hindi ako mahiling mag-aaral. Pero pag may program, nandun ako lagi. Nasa unahan ako lagi. Pag foundation day, nandun ako sa unahan lagi. Ako'y laging sumasayaw. Yun ako eh. Yun ang binigay sa akin ni Lord. Alam niyo ba, kung ano isang kamagaling, doon ka kasenso. Paano ko sa inyo magulang kung kukonekta kayo sa mga anak nyo, kumonekta muna kayo sa Diyos bago kasapin yung anak nyo patungkol sa pangarap nila. This time, I'm talking to you as a parent, not as a pastor. Mga magulang, huwag niyong pairalin yung pangarap nyo sa mga anak nyo. Hayaan niyong mangarap ang anak nyo lang sa kanila mula sa Panginoon. Ang role ho nating mga magulang, kung ikonekta sila sa Lord, kay Lord, para mangarap sila ng malaki, hindi lang yung abot kamay. Meron na ako isang buong pamilya, alam ko, yung panganay nila, ang gusto niya, fine art. Anong pinakuha sa kanya ng nanay niya? Mercy. Okay? Yung isa, gusto niya, criminology. Anong kinuha niya? Computer management. Dahil gusto nila sundin yung magulang nila, ginawa nila, pero ngayon, binabalikan nila. Ako, binabalikan ko yung panahon. Sana nag-music na lang ako. Kaya mga magulang,
Kumonekta ho kayo sa mga anak nyo. At mga anak, sabihin nyo sa mga ulam nyo kung ano talaga gusto nyo kunin. Ano ang hilig nyo? Yung gusto nyong gawin kahit hindi kayo bayaran, gagawin nyo pa rin. Kasi kung kumikilos lang tayo dahil binabayaran tayo, mali ang motibo eh. Hindi ko sinasabi, mali ang kumita, pero mali ang motibo. Pero kaya nga ho ang malagay is connect city. Kailangan kumunek muna tayo sa ating Panginoon. Hayaan mo nating makita, Lord, ano ba yung kaloob mo sa akin? Mula ho nung bata ako hanggang sa sandaling ito, gusto ko pa rin kumanta. Hindi ho nawawala Diyos. Alam niyo ba kaya ako naging pastor ng nuko? Dahil marunong ako kumanta. Totoo lang. Ako ang kaunang na music pastor ng New Community. Kasi marunong ako kumanta. Hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng Panginoon sa galing na pinagtalong ko sa kanya. Pag-aaral ka, oo. Suportahan mo yung galing mo. Kaya kailangan kumunekta tayo sa Panginoon. Kailangan mga nais ayusin ng Panginoon ng mga pamilya ayon sa disenyo niya. Naintindihan mo kung anong role ng ama, ng asawang babae, at ng mga anak? Mga anak, your goal to connect to your parents is to learn and obey. Learn and obey. Yung iba sa inyo na nakapag-asawa ng maaga at medyo nagsisisi, alam nyo gusto kong pabili. Sana hindi ako nag-asawa. Ako rin eh. Sinabi ko sa sarili ko, sana hindi ako nag-asawa ng maaga. Pagkatapos ng 5 taon, pagsasama namin ang unang mong asawa, nag-iwalay na kami. Kaya yung mga anak ko nasa Amerika. Hindi ko alam to eh, itong mga pinagsasabi ko ngayon. Hindi ko alam ito noon. Nung natutunan ko, ipinamuhay ko. Noong 5 taon na. Yung, atin-atin lang to, ha? Huwag may pagkakalat. Yung unang mong asawa, kinasal kami, January 4. Okay? 1984. Huwag may pagkakalat, ha? Hindi. Hindi na alam ito, eh. Makamalaman niyo. Yung una, hindi siya atin yung ito lang. Noong January 4, kinasal kami. January 7, may girlfriend ako. Kasi nga, mali eh. Mali na ituro sa akin. Ang pangarap ko sa buhay ay maging international waiter. Doon ang pangarap ko sa buhay. Magbukas yung pangarap ko na. Natupad ba ako? Natupad. Ano naman ang girlfriend ako? Ante, wala ka po na yung sabi. Australian, German, Malaysian, Indonesian, Taiwanese, Singaporean, ano ba? Bisaya, Waray, and Benjamin. 39 ho sila lahat. Yung bang ituturo ko sa anak ko ngayon? Hindi. So, yung panahon nakita ko yung mga mali ko, ay connected to God. Sabi ko, Lord, mali. And the Lord taught me how to live. He changed my life. Then I proceed living by His grace. Di ba yung grace gives us the strength to rise kahit nalugmok tayo and gave us the strength to move on. So I live more. I live more. And then right now, the Lord has given me the strength by His grace to change life. Why? Because you're connected. Konektado ka sa ugat ng buhay. Mga kapatid, pag-aralan po natin ang totoong ugat ng buhay. Hindi yung buhay, araw yung sa kuro-kuro natin. Yung tinatawag po nating buhay dito sa lupa, bunga lang po yan ang tunay na buhay. Hindi po ito ang totoong buhay. Ang totoong buhay ay yung buhay na walang hanggan. Lahat po, sabi nga ng Panginoon, ang langit at lupa ay maguguho. Lahat po yan, langit at lupa, guguho. Isa lang may iwan, yung salita niya. Ngayon, yung salita niya, naging buhay sa atin, naging tayong salita niya, may iwan ba tayo? Oo.
kasi buhay ang salita na sa atin. Pagdating ni Jesus, okay, kukunin niya na yung para sa kanya. Kasi nakakonekta na tayo eh. Kukunin niya yung para sa kanya. At gusto niya gawin ito sa pamamagitan ng mga pamilya. Ang tanong, pagbalik ni Jesus, kasama ba yung pamilya mo pag sumunod niya? Ano? Yun ang tanong. Paano yun, pastor? Kailangan mong kumonekta. Kailangan mong kumonekta sa Diyos at sa tao. Okay? Hindi pwedeng tao lang, walang Diyos. Wala tayong kahilingan na kung tayo lang. Kung Diyos lang, ayaw ng Diyos niya. Kaya nga nilikha niya ang tao para makifellowship sa isa't isa. That's why we encourage people by themselves, you read, make a devotion. Kung mag-isa, kinakausap mo si Lord. Merong cellgroup. Para doon ay mahasa tayong sumunod sa ating cell leader. Sabihin na natin, mas matalino ka pa sa cell leader mo. Alam mo, paraan niya ni Lord para gibayin ka. Lord, bakit kami ng cell leader ko? Tanga-tanga. Ito ha. Ito. Kung ganun ka mag-comment, mas tanga ka sa cell leader mo. Hindi mo nakikita yung ginagawa ni Lord. Ipinababa ka niya. Parang ipinapakita niya, eh, ito ka lang naman talaga eh. Si Pastor Marco, mas bata sa akin ng walang taon, pero sinusunod ko siya. Bakit? Siya yung kilalaga ng Panginoon sa akin. Kahit sabihin natin, sa katotohanan, mayroong bagay na mas magaling ako sa kanya. Hindi ho yun yung punto eh. Ang punto, yung ginawa ng Panginoon. Paano siya kukonekta sa atin, sa pamilya, sa ating mga pasto, sa ating mga cell group. Dito. Kaya nga, kailangan ng patawaran eh. Kailangan ng pangunawa. Hindi ako, si Lord. Kamusta may pumupunta ka rito para kay Lord, pero hindi ka marunong magpatawad. Ipinapahiya mo ang Panginoon kung gano'n ka mag-isip. Kung hindi ka marunong magpatawad, wala sa iyong Panginoon. I'm very sorry. Kailangan mabago ang kaisapan natin. Dahil nais ng Diyos na pagdugtungin ang pamilya. Pamilya. And then the family will build a community. And our community will connect to another community. And that community will connect to another community. Mamaya po, pupunta ako sa Nukong South. Magiki-celebrate po ako doon. Okay? By the way, bubukay ng alis, may pagkain tayo. Magkakain lang po tayo pagkatapos nito. Yung totoong communion. Di ba? Kadalasan, tinapay lang at juice. Ito, hindi. Kanin at ulam. At may juice. Okay? Tama ba? Tama. Naintindihan yung sinasabi ko? Kung gaano kahalaga ang connectivity, nag-umpisa lang yan sa maliit. Kanina nag-umpisa? Kanina nag-umpisa ang connectivity? Kay Jesus. Hindi sa atin. Kay Jesus. Inabot tayo ni Jesus, and then dumadalo ito siya sa atin. Lahat ay nag-umpisa kay Jesus. Siya ang ugat ng buhay. Meron akong tanong sa inyo, at ito na ho ang kahuli-hulihan tanong ko. Bakit ba tayo napuputulan ng tubig yung connection natin sa kuryente at sa tubig? Sagutin niyo ako. Bakit po? Bakit napuputulan ng connection? Di ba? May source yung electricity natin at yung tubig, di ba? Either Manila Waters or Maynila. Ang ating kuryente ay sila ho ang source. Bakit napuputol yung connection? Walang pambayad. So may utang. Pag may utang ka sa Meralco, Maynila, putol ang connection mo. Tama. Eh kaso ho, may nagbayad na sa connection natin sa ating Amang Diyos. Yung lahat ng utang natin, binayaran na ni Jesus. Anong say mo?
Anong pakiramdam mo pag naputol yung kuryente mo at tubig at may nagbayad pa sa'yo? Anong pakiramdam mo kung lahat ng pagkukulang mo sa Diyos may nagbayad na? At pwede ka nang kumunekta ulit. Yun yun eh. Yung source, pag nakukunekta ka sa Meralco, eh buksan mo na yung kuryente mo kung gusto mo. Pag nakakunekta ka sa Diyos, humiling ka na kahit anong gusto mo. Naintindihan niyo ako? Huwag kayo hihiling dun sa barangay captain, wala akong mag-araw. Hindi, totoo lang! Mag-reclamo kasi sakay sa kanya, okay lang yun. Pero wala akong siya mag-araw. Ilang beses na kayo nag-reclamo? Ako ba, sumulat pa ako kay Pinoy, 5 years ago. Napansin ba ako? Hindi. Replay pa rin ako. Ginagawa ko pa rin. Kaya nga ako tayo may CLC, hindi ako nagre-reklamo. Kung hindi magawa ng gobyerno ang pag-aral yung mga anak natin, gagawa ho tayo ng paraan para makapag-aral sila. Pero hindi ho natin, hindi tayo magko-complain, hindi na tutulig sa ina ating gobyerno. Hindi. Susunod pa rin tayo sa kanila. Babayad pa rin ako ng buwis. Pero kung ano ang kaya nating gawin, dahil nakakonekta tayo kay Lord, mangyayari ho yun. Dahil bayad na ang utang natin. Bayad na po, ipamalita mo. Bayad na. Nakakonekta ho tayo ulit doon sa source ng buhay. Kung ngayon mo lang narinig yan, na may nagbayad na ng utang mo, kapatid, gusto kong hilingin sa'yo sa anibersaryo ito, ibigay mo ang sarili mo sa Lord. Sa Lord. Bigay mo ang sarili mo. Lord, salamat po, binayaran niyo yung utang ko. Nakakonekta na naman ako sa inyo ulit. Salamat po, Lord, dahil nakakonekta ako sa inyo, my life can get better. Kung sino man po sa inyo, ang nais kumonekta talaga sa Panginoon, nihilingan ko po kayo, tumayo lang kayo sa inyong pagkakakupo. Utang, may nagbayad na lang naman. Pag may nagbayad ng utang mo, ang sasabihin mo lang, thank you. And then, mamuhay ka rin lang normal. Yun lang naman ang gusto ng Panginoon. Kaya tayo ikinonekta ni Jesus sa ating Ama Diyos. Gusto niya mamuhay tayo ng normal. Ayon sa kanyang kaharian. Kung ikaw yun, ngayon mo lang na lamang may pagkakautang na kapatid meron, pero may nagbayad na. Sa araw na ito, inagswelto ka ng Panginoon sa lahat ng utang mo. So you can connect with the Father, you can connect with the Son, you can connect with the Holy Spirit, you can connect with the people around you without shame, without malice. Manalangin tayo. Kung ikaw yun, tumunod ka sa akin. Panginoon, nais ko pong kumunik ka sa inyo ulit. Salamat po sa pagbabayad ng utang ko. At maaari po akong humiling sa inyo ulit. Hinihiling ko po na magbago ang aking buhay. Hinihiling ko po na magbago ang aking kaisipan. Hinihiling ko po na magbago lahat-lahat. At maging daluyan ako ng inyong pagpapala sa aking pamilya. Naniniwala po ako na namatay si Jesus para sa akin at muling nabuhay. Kaya ako po ay mayroong pag-asa. Salamat po at dinalam mo po rito. Narinig ko ang iyong mensahe. Sa araw na ito, hindi ko kakalimutan na nakakonekta ako sa iyo at hindi mo ako pipitawan dahil bayad na lahat ng aking utang. Yan ay sa pamamagitan